Magtatlong paraan sa pagsagot ng limit analytically. This is Dr. Esperanza and welcome to my Math in a Minute. Sa pagsagot ng mga limit function, pwede tayong magsagot using factoring, conjugate, or simplifying complex fraction. Sa problem number 1, gagamitan natin ang factoring, yung ating function, yung numerator ay magiging x plus 5 times x plus 1, at yung denominator ay square of binomial, kaya magiging x plus 1 at x minus 1, na maaari nating isimplify into the limit of x plus 5 all over x minus 1. And by substituting the value of negative 1, ang ating limit ay equal sa negative 2. So problem number 2 naman, i-modify natin yung function by multiplying it by the conjugate of the numerator. Ngayon ay i-multiply natin yung numerator at yung denominator ng ating conjugate. And by using your basic algebra rule, makikita natin na ang limit ay mag-exist sa 1 over 4. Problem number 3 naman, isi-simplify natin yung complex fraction by simplifying the numerator, i-add natin yung fraction at magiging x plus 2 all over 2x yung ating numerator. And by substituting the value of x, yung limit natin ay mag-exist sa negative 1 over 4. Pagdating sa pag-solve ng mga limit analytically, kailangan nyo na ma-master ang algebra para makuha nyo yung inyong limit using these methods. This is Dr. Esperanza, and this is my Math in a Minute. Bye!